Mystica Raffi Tulfo. Pag binasa nila lahat yan, lahat ang mga yon who had caused that, and as an effect, sirang-sira ang buhay ko dahil sa yung gago bobo. Tanga! Sa yung gago bobo. Tanga! Ito ang dapat na mag-trending kung gaano katanga at kagago itong gago na to, Raffi Tulfo. Ito na yon. Ito na ang ikakabagsak mo dahil hindi mo na pinili kung sino ang ibabagsak mo ngayon. Kung kayang-kaya mong ibagsak noong ang Mystica, ang isang teacher, at kung sino-sino pa na mga misjudge at talagang nilaglag mo, I am sure, itaga mo ito sa bato. Dito ka babagsak. Dahil yung last of judgment mo, gago ka. Dito ka babagsak. Dahil I am sure, na hindi ka mananalo sa laban mo, kundi dito sa laban ko. Dahil sa unang dating ko pa lang dyan, anong ginawa mo agad? Hinusgahan mo na agad ako na isa akong drug addict. Punyeta, gago ka. Utang ina ka. Ha? Walang hiya ka. You have no idea. Kulang pa ang pagmumura ko para matapatan yung ginawa mong pagwarak sa aking pagkatao at ang aking pangalan dahil sa inyo. Utang ina ka. Okay. So this is actually his reaction against the PNP na bumaril. Okay, so ito. Ang kinatalakay ko lamang po, kung mapapansin ninyo na mabuti, ay yung pong kulang sa training. Okay, so just expressing that itself, he has already gave his misjudgment at this point. Sinabi na talagang lack of training. Marahil yung mga pulis, hindi po nila ginamit kung ano po yung nakasaad sa kanilang training manual. Ulitin ko po yung sinabi ko sa unang video, hindi ko po sinasabing abusado po si Master Sergeant Lorendo. Never ko po sinabi yun. Pero may lapse in judgment siya. Okay, now, eto, may lapse in judgment. E di ba nagkaroon din siya ng lapse in judgment at that time, pero pinatawad ng mga tao, di ba? So ngayon, eto ngayon ang isinasampal na may lapse in judgment siya. Oh, so, kung by the time na nag-lapse in judgment siya in terms of yung pangyayari at the time about yung teacher, di ba? Pagkatapos nireklamo yung teacher dahil nga sa ginawa niya na pag-a-abuse daw doon sa little kid, okay, student, ganun-ganyan. So, in-admit niya, may lapse in judgment. E ngayon, ha? Ngayon, meron naman siyang sinasabihan na lapse in judgment din. So ibig sabihin, kung siya noon ay pinatawad, kung siya noon ay talagang hindi na talaga inanoy kung ano yung pag-aano ng mga tapag-ari po sa kanya ng mga tao, and then eventually they just had to forgive him or they just had to forget everything dahil nga sinasabi, oh, lapse in judgment, pasensya naman ganun. So ngayon, yun naman ang sinasampal niya ngayon pagdating dito sa isang PNP. Kulang siya sa training. Ayan, kulang siya sa training. Alam mo, iba yung situation when you're really in a training, okay? Kapag nasa training ka, kasi wala doon yung totoong kalaban eh. You are just pretending na talaga you're just playing a role right there na may mga kalaban. Pero pagdating talaga dito na mismo kung saan ka na-assign and then you have no idea what's going to happen, so talagang iba. Hindi ito katulad yung iniisip niya na ganun lang kadali. Ha? Kasi sa tingin niya, ganun na lang kadali eh. Tingnan natin kung ano pang pinagsasabi nito. Maybe naging nervyoso siya. Wow, maybe naging nervyoso siya. Ang isang tao naging nervyoso, meaning to say, he would just put himself in a corner dahil ninenervyoso siya, takot siya, mga ganon. This is not making sense. He is not really making sense. Alam mo, isang army, alam mo, isang police or anybody who would go on that kind of a job, ha? Buwis buhay yan. So wag niyang sabihin yung sinasabi niya na ninervyoso dahil ang mga to, hindi nila iniisip kung paano sila nervyoso. Dahil ang mga to, suicidal na ang kanilang sitwasyon. They were there in order to do a job. Hindi nila iniisip yung ninervyoso ba siya or whatever. Hindi na. They were there in order to do what they really needed to do and what they really needed to decide at that point. Hindi kaya absent siya nung i-train sa kanila. Can you believe that? Or absent siya nung i-train daw? Alam mo ito, walang kasensense itong sinasabi niya. Talagang pinagmumukha talaga niyang gago yung sarili niya dahil he wasn't there during the training. He wasn't even there to put himself on their shoes. Kung anong pinagdaanan ng mga militar, kung anong pinagdaanan ng mga pulis, kung anong pinagdaanan ng mga militaries natin ngayon, kung ano-ano naging situation nila pagkatapos ganun na lang kababaw. Ganun na lang kababa ang tingin niya sa mga tao yun na he was probably there during those trainings. Oh my God, napakabobo. Napakabobo. Kung paano mag-react sa isang sitwasyon tulad noon. Now, obviously, this guy doesn't even have the right to be there saying those things in the first place. Kasi first of all, media lang siya. Siguro po sa training, ito yung tinuro sa kanila. I would assume. He's just assuming. So he's not even in a position para i-judge or whatever ang mga ito. Because he is not in the right position in order to be there na akala mo he knows everything already. Pagkatapos i-down na lang niya itong mga kapulisan natin. Samantalang they are there para ibuwis yung buhay nila in order to protect and serve us. They were not there para maglaro. They were not there para, kunwari, nasa training lang sila. Nasundin kung ano yung pinagsasabi nitong gago at bobo na to. Otherwise, then, palpak po yung training system. Wow, palpak daw ang training system ng mga pulisya natin. Look at this guy. Look at this Raffi Tulfo. He's obviously an idiot guy. He doesn't even have the right in order to say that.
So para bang dinid, para bang dinidisgrace na niya kung ano yung trabaho ng mga kapulisya natin. Is he really at that position na talagang pagsabihan ngayon nga talagang wala talaga silang ano? Para bang sobrang dinidegrade na niya ngayon ang mga kapulisya natin? Well, in fact, we have entrusted our lives with these people. Kaya nga sila nandiyan para protektahan tayo. And yet this idiot is saying all that shit. Na kulang sila sa training, siguro, palpak. He's not even sure what he's saying anyway. If you are saying something, you have to make sure what you are saying. Pero kung sinasabi mo, I am just assuming, I am not sure. Or siguro, do we really have to take him seriously kung ganyan ang kuro-kuro ng isang taong walang laman sa utak? Ng ating kapulisan ngayon through the Philippine Public Safety College na gusto na pong i-transfer ni President. Wow, so through that Philippine Safety College lang daw, okay. So ibig sabihin, tinatanggalan na rin niya ng credibility yung mga iba't-ibang military schools. What a disgrace, this idiot. What a disgrace. Talagang super bobo, super tanga. Paepal, di ba? Itong idiot, itong tanga na to, ha? Pretending that he knows about kung ano yung kailang gampanan ng mga hindi naman niya alam kung ano talaga ang dapat gampanan ng mga military nito o mga policemen na to. And then he is giving his very, very stupid comments. Ngayon, ang magkakaroon tuloy ngayon ng agwat ay ang PNP versus the Philippine Army. Samantalang, kung tutuusin, magkakabaro lang yan. Magkakapatid lang ang mga yung tutuusin. Kani-kanila lang sa division. Kani-kanila lang na division, pero pare-pareho rin ang mga yan. Dapat hindi sila pinag-aaway ng mga yan. Pero dahil sa ginagawa ng gago na to, ha, na gusto niyang anuhin yung mga ano, versus the ano, that's not. Because here, i-generalize ko, is either the PNP or whatever. What if this has happened also to the Philippine Army? Eh paano kung nagkataon din na ang armed forces ang ano ang naipadala doon sa situation na yun? And I am sure they will do the same thing as well. Kaya kung ano yung nagiging training ng mga pulis, I am sure na ganun din ang nagiging training ng mga Philippine armies or whatever, kung ano-ano pa yung mga iba't ibang mga sangay ng kapulisan. Kapulisan. Okay? And he's not in jurisdiction para pagsabihan sila na para bang ang ginagawa niya ngayon, pinapalabas niya na antanga nila, ha? Na parang wala silang pinag-aralan, na parang kulang sila sa training, na parang hindi nila pinagdaanan kung ano yung katakot-takot na naging training nila. That is really absurd, okay? That is really pathetic of this Rafi Tulfo idiot. See? Wala rin utak ito eh. Katulad nung sinabi niya na ako ay isa daw ako na... Tingnan mo, mas maganda pa nga yung pag-iisip ko. Mas maganda pa yung judgmental operation ng utak ko kaysa ito. Kung tutuusin, dapat ito ang dalhin sa mental hospital. Dapat ito ang dalhin sa mga psychiatrists because he doesn't even have the capacity in order to judge these people na ganun-ganun ora-orada pagkatapos idaw niya ang kapulisya natin. While in fact, ha? We are paying these people para protektahan at saka para servant tayo ng tama. Pagkatapos ganitong klase lang isang Rafi Tulfo lang na magda-down sa kanila. What a disgrace. If you are actually having somebody right here who is not in a mental position in order to take your command, meaning to say, delikado na ito. Hindi mo ba alam na mostly yung mga pumapatay, mostly mga criminals, they are not in their stable mind. Wala ba talaga itong utak? Ha? Palibhasa, talagang wala nga talagang utak. Eh, nagja-judge na agad. Oh, dito, makitaan natin ngayon kung sino mas matalino sa amin. I am sure na yung mga nakikinig ngayon, sasabihin nila na mas meron pa akong sense kaysa itong sinasabi ng putang inang tao na to. Kaya nga ito, paulit-ulit ko, hinahamon kita. Tapatan mo yung aking personal assessment test. Ha? Tapatan mo. Dahil kung hindi mo natapatan, gago ka. Meaning to say, you're always gonna be a loser. Ayon sa gagong Rafi Tulfo na ito, sirang-sira na yung pangalan ko. Sirang-sira na. Ang dami ka na rin sinairan ng mga ibang mga tao. Pero dahil wala silang karapatan para magsalita, dahil natatakot sila na baka mamaya, sila rin ang may Tulfo. Putang ina! Huwag kayo matakot! Sino ba ito? Gago lang! Okay? So kung gusto mo talagang sumikat, magpa-epal. Para ikaw ang bayani, para ikaw ang idol, magbigay ka na lang ng milyones doon sa pamilya ng nasawi. Baka mamaya, sasalubuhan pa kita. Gago ka.